Kahapon po ay yung ikapitong Quad Committee hearing dyan po sa House of Representatives. At for several days na pinanood po natin ito, particular nung nakaraang raang hearing, napakakampante lamang magsalita nito pong si Go Waping na nakilala po natin Mayor Alice Guo. Pero kahapon o kagabi, talagang napikon po siya sa mga katanungan ng mga kongresista, particular ito pong si Congresswoman Migs Nograles. Dito talagang si Go Waping, siguro, sabi nga, kung hindi ka naman, kung nagsasabi ka lang ng katotohanan, bakit ka kailangan magalit? Diba? Hindi mo kinakailangan magalit kung alam mo ang katotohanan. Parang yun yung pinupunto nitong si Congresswoman Nograles. Bakit ba nagkaganito? Kasi sa hearing na yung kagabi, meron pong isang newly uploaded video sa isang mainstream media sa ibang bansa, Al Jazeera, na nagkaroon sila ng documentary video patungkol sa isang spy ng China na ngayon ay nakakulong sa Thailand. At itong tao na ito ay umamin na siya po ay espiya at hinihikayat niya si Alice Guo o Go Waping na magsalita na ng kanyang ng katotohanan para na rin po sa kanyang kaligtasan. Kasi kung hindi daw po magsasalita itong si Go Waping ng katotohanan, maaaring sa hinaharap, i-eliminate daw po siya. Pero nanindigan itong si Go Waping na siya po ay Pilipino, hindi po siya espiya, at lahat po ng mga pinresenta ng mga kongresista ay kanya pong pinabulaanan kaugnay ng kanyang pagkatao. Sinasabi kasi ng ating mga kongresista na siya ay hindi naman Pilipino kung hindi Chinese national na nagpapanggap bilang Pilipino at nilinlang pa ang taong bayan ng komandidato sa pagka-mayor dyan po sa Bamban, Tarlac. Ngayon, panoorin po natin yung tagpo kung saan, before that, basahin muna natin yung balita. Ito po yung balita mula po sa ABS-CBN News. Meron po itong titulong, Hindi Ako Spy. O, Alice Guo loses cool over Chinese spy docu. Sabi po dito, usually calm and composed. Yan naman po yung nating na-observa dito kay Go Waping kahit napakaraming mga kasong isinampa po rito. Relax na relax lang talaga siya magsalita. Pangiti-ngiti lamang. Di natin nakikitaan ng galit. Pero kakaiba talaga kagabi. Okay, usually calm and composed across numerous hearings investigating her citizenship and supposed links to Chinese-backed illegal pogos, Alice Guo became emotional on Friday, September 27, after being shown an excerpt from an Al Jazeera documentary about a self-confessed Chinese spy. The documentary, which centers on tycoon Xi Zhang, includes a dossier on Go Waping with a photo resembling the dismissed Bamban mayor and with familiar details of her birthplace and mother. Kasi doon sa documentary, mga tol, ipinapakita doon yung di umano'y tunay na pagkatao nitong si Alice Guo na siya'y ipinanganak hindi po dito sa Pilipinas kung hindi sa China. Ngayon, panoorin po natin yung particular na tagpo kung saan pikon na pikon ito pong si Go Waping sa dalawang kongresista. Ito ha, makikichismis lang ako sa inyo. Mag-jowa ba itong dalawang kongresista na ito? Kasi parang may kumakalat na video na napaka-sweet nilang dalawa Anyway, bagay naman sila kung totoo yun. O, tuloy tayo rito sa pakikinig at panonood sa balita. I'd like to point out to this committee that even if we have been making our own researches, pulling up our own inquiries, this is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person by the person named Sheikh Kailun, who dito relaxing pa si Go Waping, kung mapapansin niyo yung mukha niya, pangiti-ngiti pa lang, ano?
kasi hindi niya pa alam yung ipepresenta ng kongresista. Ito kasi yung documentary ng Al Jazeera, eh bago lamang po ito, ito po yun. Oh. Yan. Yan po yun. Ha? Yung documentary ng Al Jazeera, meron po itong 25 minutes na haba. At talagang yung mga impormasyon po rito, though sa ibang mga pagkakataon, nalalaman na natin sa iba't ibang mga content creator din, yung isa pa nga nakabase doon sa Singapore. Pero ito kasi talagang pinagtagni-tagni na at mayroong ebidensyang ibinigay dito sa Al Jazeera. Anyway, balik tayo dito po sa pakikinig sa mga katanungan ni Congressman Al Mario. Si Xie Zijiang trusted with the encrypted files showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case, Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Guo Huaping in the picture where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told, kanina nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. Ang kwento ni Alice Go, di ba mga tol? Siya ay ipinanganak sa Pilipinas at lumaki sa isang farm. Diba? Yan yung common na sinasabi niya. Tapos, tutored siya nitong si Teacher Rubilin. Pero dito sa mga nakakalap na sirkumstansya, particular itong ipinipresenta ni Congresswoman Migs Nograles at saka Congressman Al Mario, eh taliwas po iyon sa mga claims nito pong si Guo Huaping. She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Guo o Guo Huaping as anak ni Lin Wenyi nung pinakita nila yung picture ni Guo Huaping sa kanila. Number two. O, yun yung unang punto. Merong pagkakatanda yung mga tao na yun yung individual na nakilala nilang ipinanganak doon sa lugar na yon sa mag-asawang Chinese national. O, syempre, kababayan nila, no? Pero syempre, naninindigan itong si Guo Huaping na hindi siya. Kaya, it's up to you mga tol kung sino yung paniniwalaan nyo rito. Ano? Sa punto kasi ng kinakaharap na problema nitong si Guo Huaping, eh mas interested ako doon sa kanyang criminal responsibility pagdating sa Pogo. Although itong circumstansya sa pagiging espia, it involves national security, less priority yan sa akin. Ganun pa man, binigyan na ng pansin ng Kongreso, kaya dito na rin tayo, tinatalakay na rin natin ngayon. Tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Eh nakita na nga, dun mismo. Napaka-unusual talaga ng reaction ni Guo Huaping. Ano? Kung kayo'y nakakasubaybay sa mga hearings kung saan siya ay nagsasalita, tinatanong, never kong nakita yung ganitong reaction ni Guo Huaping. Parang sa punto na ito, yung tao na alam mong gumagawa ng mali tapos nasusukol na. Diba ganun yung mga itsura ng mga individual? Parang ganun ko na isa sa larawan sa aking isipan itong naging actuations nitong si Guo Huaping kagabi. She left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might we take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. So, Mr. Chair, I think this in itself is speaks volumes na, no? Again, nakakainis na time and time again, dinideny ni Guo Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay,
Again, let me ask, Go Huaping, kilala mo ba si Xie Zhijiang? Yes or no? Your Honor, yung Xie Zhijiang na sinasabi niyo po, yun po ba yung pinakita niyo po kanina saan sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po siya... Naging aggressive na siya, no? Doon sa kanyang pagsasalita. Never natin niyang nakita at nadinig kay Go Huaping. Ang issue na ibinabato sa kanya, pagiging espiya. Which is, I believe, wala siyang legal na pananagutan. So para, kung ito ay pag-uusapan. Hindi ako abogado, pero sa paniniwala ko, wala siyang legal na pananagutan kung inaakusahan siya ng espiya. Kasi, kung meron mang batas na maaaring ipasok sa puntong ito na espionage, eh, palagi ko, hindi papasok yun sa circumstance ni Go Huaping eh. Kaya bakit siya mas naging agresibo sa pagtugon sa issue na ito kumpara doon sa mga kaso na napakarami na at tiyak na merong kaparusahan, in particular, life imprisonment. Bakit sa punto na yun, relax na relax si Go Huaping, samantala dito sa pagiging espiya na akusasyon sa kanya, eh mas naging aggressive siya sa mga tugon niya sa ating mga kongresista. Sila kilala. Hindi natin madedemanda, Ms. Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand. And the reason why... Yung idedemanda niya, yung nagbulgar, yung merong dossier. Yung dossier, mga tol, ito yung collections of informations ng isang tao sa kanyang buhay, mga pangyayari, at iba pa. So, yun yung ebidensyang meron doon sa tao na ito na si Zhijiang. At ito ngayon yung pinaresenta doon sa Al Jazeera. So, ito po ah, pakita ko lang sa inyo ulit yung documentary. Ito po yun. So, kung gusto niyo pong panoorin yan, puntahan niyo lamang yung Al Jazeera at YouTube channel at makikita niyo na po, meron po itong 230,000 so far views. Okay. He's speaking the truth now is because as he was saying that then in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained daw, sabi niya. Kaya sa galit niya, he wants to speak also the truth out to the world na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State and Security. So, what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo, Ms. Go Huaping, na tell the truth. Don't fall to the same mistakes that he has done. Kasi nga, he also fears for your life. Remember, nung Senate hearing, na you mentioned na you didn't want to name names because you feared for your life. And because of that, the Senate grant... Mahaba din ang pasensya nito si Almario, eh, no? Saka si Mig Sugrales. Eh, kung nataon yung ganyang actuations ni Go Huaping kay Congressman Romeo Acop, nako, kasabihan yan, anong iningiti-ngiti mo dyan? Nakakaloko ka. Ganun yun eh. Ginagago mo ba kami rito? Eh lalo pagdating sa Senado. Pagka ganyan ang pinakita niya kay particular, kay Senator Jinggoy Estrada, eh malamang sa malamang, eh mabubodjak siya nun. Pero speaking of Senator Jinggoy Estrada, segue ko lamang. Ano? Medyo malungkot tayo eh kasi... Mukhang mas matimbang ang pagiging magkaibigan nila ni Sara Duterte o ng mga Duterte kaysa doon sa kung ano ang tama at dapat. Isa ito si Senator Jinggoy Estrada na gustong ibalik yung original na hinihinging pondo o taasan yung pondo ng Office of the Vice President, which I disagree. Ano? Sana mag-isip-isip itong si Senator Jinggoy Estrada na... Ang taong bayan galit. At tama lamang yung desisyon ng Kongreso ngayon na ibigay lamang kung ano yung nararapat para sa Office of the Vice President, particular kung paano lamang ito makakapag-operate ng maayos. Yung mga unnecessary projects na ginagawa naman na ng ibang mga ahensya, eh dapat hindi na ibalik dyan sa Office of the Vice President. Kaya sana makarating yan kay Senator Jinggoy Estrada. Dito sa puntong ito, malalagay sa alanganin ang inyong political career kapag kayo ay patuloy na pumapanig sa mga Duterte
mas maigi pang wag na lamang kayong magsalita kaysa sa magsasalita kayo pabor para sa mga Duterte. Granted you security and asylum within the PNP's compound. Ngayon na nag-executive session na kayo, sabi ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if you look at it, there is no doubt, kitang-kita na, hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company that tries, whose job is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video na this is confirmation that what we've been trying to unearth here, marami na din dyan na nakikita din that corroborates not from us, but from other parties as well. Which also means that this Quadcom should also be the avenue for which other people should also go to us to reveal more of the truth, kasi kailangan din natin yung kumpletong katotohanan. Which is why this is an open call to action, Mr. Chair, sa lahat ng mga nanonood ng Quad Committee meetings natin, na kung may alam kayo, lalo na nakakatulong ito sa pagtingin... Yan, nananawagan si Congressman Almario, ha? Sa sino man na merong nalalaman, lumapit sa Kongreso at inyo pong ibigay ang inyong kaalaman para makatulong sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Pero sa personal nating mga paniniwala, mga tol, ano sa tingin ninyo? Ito bang si Go Wapping ay Chinese spy? Kayo po ang bumalanse sa mga impormasyon na nakakalap ninyo. Ha? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon nasusubaybayan ko ang mga circumstances sa buhay ni Go Wapping. Pero sa akin kasi, katulad ng sinambit ko kanina, mas interesado ako doon sa ngayong kinakaharap niyang mga kaso na lumabas ang katotohanan at kung talagang sila ay may kasalanan, maparusahan po sila ng naaayon po sa ating batas. Sa pagkuha ng katotohanan, please come forward kasi this is national security also at stake. She's been denying na may kilala siya, na ultimo, sinasabi niya na ilang beses na siya tinawagan para humingi ng campaign funds. Kung hindi niya alam yun, or if he was saying, kung hindi niya, if it wasn't even in the same timeline, then he wouldn't have said that. Diba? Timing. Elections natin, doon rin siya, tumakbo din siya, humingi siya na tulong. It all adds up. It all lines up. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video to the committee. And I hope na people really try it this time. Na mas marami pa na will come forward mas to speak. Siya kay Congresswoman Migs Nograles eh. Tuloy lang natin, nandito po yun. Truth to this matter. Thank you, Mr. Chair. So ito, wala kang kilala dito. Sa tatlo po, ni isa po wala pong kakilala, Your Honor. So ito, nandito si Shezi Zhang when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Go? Your Honor, hindi pa ako yan. This is not you, okay. Pero ang nakakapagtaka lang ngayon, mga tol, sa... Napaka-high-tech na panahon po natin. Particular yung DNA. Ang problema kasi yung legal, ano? Hindi ka kasi pwedeng mag-undergo ng DNA, ipwersa sa iyo ito kung wala kang pahintulot. Except kung yung mga evidence na natagpuan, syempre sa isang place na nangyari ang krimen, ay pwedeng i-undergo ng DNA testing para ma-determine kung ano yung profile noon at ikumpara sa mga suspect sa nangyaring krimen. Dito kasi, hindi po pwedeng ipilit kay Go Wapping na mag-DNA ka para mapatunayan na wala ka talagang sinasabing kasinungalingan.
At ang katotohanan ay ikaw ay Filipino national, although Chinese ang tatay mo. Pero kung ako naman si Go Waping, di ba? At naniniwala talaga ako na ang katotohanan ay ako'y Pilipino, ako na magbo-volunteer mismo. Yun ang punto. Yung pagbo-volunteer niya na mag-undergo ng DNA testing, at ako na rin ang gagawa ng paraan. Mayaman naman ako eh. Kung sakasakaling ako si Go Waping, kontakin ko itong mga sinasabing tao ng mga kongresista diyan sa China. Oh, mag-DNA kami. Para once and for all, yung akusasyon nyo sa akin na spy ako, eh mawala. Pero ang tanong, gagawin ba yun ni Go Waping? Malamang sa malamang, hindi. Eh, dahil dito pa nga lang, mga dossier pa lamang, ano? Eh, ganito na kagad yung reaction ni Go Waping. Ang katanungan ko, Ms. God, because you're saying that hindi mo kilala at dedemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si She Ji Zhang, to name you? Your Honor, I think it's better for you. Namiloso po pa siya rito. Piniloso po niya pa si Nograles. Ano? Tuloy natin. You to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video. So siya po nakakalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Ba, simple lang naman yung dapat niyang isagot doon kay Nograles eh. Kung sa tingin niya, di naman siya guilty eh. O, sabihin niya lang kay Nograles, hindi ko po alam. Di ba, napakasimple lang noon. Pero defensive talaga yung pagsagot nitong si Go Waping. Ano yung sinambit niya? Eh, dapat tanungin niyo yung nag-aakusa sa kanya. Kung ano yung dahilan. O, parang binabalik niya kaagad yung katanungan doon sa nagtatanong. Hindi niya sinagot yung katanungan. Okay. Relax ka lang. Ayan. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi... Diba? Relax ka lang. Bakit ka galit? Talagang nawala sa coolness niya itong si Go Waping. Sabi po nila, spy ako. Mahal ko pong Pilipinas. Filipino po ako. Hindi po ako spy. Okay. Relax lang. Relax ka lang. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what She Ji Zhang is saying. Right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China. And na nanay mo si Lin Wenyi. Correct? Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Ano yung mga sagot niya, mga tol? Natanong lang siya. Oo, hindi lang naman yan eh. O hindi. Pero defensive eh. Ang sasabihin niya kagad, akusasyon niya lang yun, allegations niya lang yun. Less talk, less mistake, di ba? The more na nagsasalita ka, tapos lalong-lalo na yan ay hindi naman totoo, eh lalo ka lang mapupukulan ng mga katanungan na maaaring maglantad sa iyong kasinungalingan. At ganun yung nakikita natin dito kay Go Waping. Your Honor, Lin Wenyi is a partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already court na po. I'm not asking anything about your citizenship. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. You know, mga actuations mo, medyo, it's showing something, Ms. Guo. So, itong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Sigurado ka, hindi mo nami-miss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano? Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Look ba nga tola? Unfair daw sa kanya na sabihan siyang spy.
Pero never niyang sinabing unfair sa kanya na siya'y akusahan na human trafficker siya. Nasaan yung sense doon? Di ba? Kasi, mas tingin ko, pag ako inakusahan ng ako human trafficker ng hindi totoo, talagang magagalit ako eh. Hindi yan totoo. Lahat ng mga binibintang nyo sa akin na mga krimen na yan, hindi ko yan kasalanan. Eh bakit doon? Relax na relax siya. Kasi totoo ba yon? Eh bakit dito sa pagiging spy, galit na galit siya? Kasi totoo ba yon? Nakakalito, di ba? Pero gamitin niyo yung logic, mga tol. Bakit sa isang krimen kung saan sigurado ang kaparusahan, hindi siya nagagalit? Samantala dito sa pagiging espiya niya, di umano, ganyan ang kanyang reaksyon. Alam niyo, kapag ang taong nahuhuling sinungaling, lalo itong nagkapakalat ng kasinungalingan, kapag ang isang tao na huling magnanakaw, hindi aamin kahit alam naman na siya'y magnanakaw. Kadalasan ganyan yung typical na reaksyon ng isang taong gumagawa ng mali. Pero dito sa punto na ito, ganun yung nakikita natin kapag espiya ang pinag-uusapan. Unlike kapag ka samut-saring mga krimen ang akusasyon at even nasa korte na, very relaxing pa rin itong si Gowaping. Okay, I'm asking about your house now. So, Your Honor, that's not my house. Okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luis Trono, yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Pakita nga natin ulit. Isa pa rin yung punto. Ano? Bakit ang mga tao dito sa lugar na ito diyan sa China, binati siya sa pagkakapanalo bilang alkalde sa Bamban? Yon ang malaking katanungan. Ano ang nagtulak sa mga tao na yon para batiin siya? Binabati namin ang kababayan namin. Kauna-una ang Chinese National o Chinese na naging mayor ng Bamban, something like that eh. Sa hearing kasi kahapon, merong translator. Tapos yung translator pala na yon, maidagdag ko lamang, dati pala yung PBB housemates. Ang galing, ano? Binanggit niya doon na yun nga, yung mga bumati ay samahan o asosasyon ng mga individual doon sa lugar na yon sa China, at kanina pong binabati sa pagkakapanalo itong si Alice Guo bilang alkalde ng Bamban. I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. We have a translator here. Do you understand what is written? Yes, this is like congratulating for winning as the mayor. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan. Hello, yes po. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can you please post it again? Yan. Sino yan? It is from Xinjiang, Xinjing Shen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Xinjiang Shen, which is in Fujian. Sa Fujian, China. Again, tanong natin sa inyo mga tol. Ano mas matimbang? Pilipino, itong si Alice Guo, o isang Chinese national na involved sa FOGO, o isang Chinese spy na talagang pinalaki para po sa paniniwala ng gobyernong China at umispiya sa kanilang mga bansang gustong kuna ng impormasyon? Hindi ko masasagot yan, ha?
Tayo'y nag-observe lamang sa mga pangyayari. Pero, again, mas naniniwala ako sa mga ebidensya na hawak ng PAOK at ito ay mga dokumentaryo na tumutukoy sa mga prosesong kinalooba at kinasangkutan nitong si Go Wapping para masangkot siya ngayon sa kanyang kinakaharap na kaso for qualified human trafficking. Ang paniniwala din kasi na si Go Wapping ay nagkakamal ng maraming mga salapi at ito'y nanggaling sa mga krimen sa likod po ng Pogo. Anyway, meron pang mga susunod na pagdinig dito. Hindi pa tapos ang... I don't know sa House of Representatives pala, di ko natapos to kagabi. Pero sa parte ng Senado, idagdag lamang po natin, hindi pa po tapos yung pagdinig sapagkat nabanggit po sa hearing sa Senado ang personalidad na sina General Acorda. At binibigyan sila ng pagkakataon ngayon na makadalo at ibigay ang kanilang panig. Sapagkat si General Acorda kasi nakita sa isang o several photographs na kasama yung mga di umano'y involved sa Pogo operations. Pero ako naman, sa aking personal na paniniwala, mataas kasi yung pagtingin ko kay General Acorda. Of all the Chief Philippine National Police, sa personal kong assessment, siya yung pinaka-highest ang integrity. Naniniwala ako na walang maling ginawa si General Acorda. Kaya abangan natin yon sa Senado, yung pag-arap niya, at kung ano man yung mga katanungan na maaaring ibato sa kanya, suriin natin kung ang magiging kasagutan ba nitong si General Acorda ay naaayon sa tama at dapat. So with that, maraming salamat sa inyo mga tol. Maiksing live streaming lang muli ulit dahil alam nyo naman yung boses ko medyo hindi pa rin maganda pero kahit paano, hindi na ganun kadalas yung pag-ubo. Makati lamang, pinipigil ko lamang yung pag-ubo ko dahil nasa harapan tayo ng camera at nagsasalita pero sobrang kati talaga. Maraming salamat. Subaybayan natin ang mga patuloy na pangyayari sa ating lipunan. Higit sa lahat, suportahan po natin at ipagtanggol ang ating Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga masasamang individual. Ang kasamaan at kadiliman hindi magwawagi. At kilala nyo na kung sino yung tinutukoy natin na kasamaan at kadiliman. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.